Hello guys and welcome back sa ating channel, and for today's video meron tayong napakahabang topic, which is the history of computers, generations explained. So sa lahat po ng nag-IT at nagsi-CS dyan, sa mga incoming, meron po kayong magiging subject na history of computers. Hindi siya subject actually, isa siyang part no sa subject nyo. Kanyari CS 101, ganyan. So, i-discuss nyo ang history of computers. So, mas maganda lang alam nyo to bago kayo, bago pa kayo mag-start ng class. Pero kung natapos nyo na to, maganda rin. Pero reviewer, maganda rin siya, diba? So, let's start. So, who invented the first computer? Okay? So, the name of the inventor is Charles Babbage. He is from London, United Kingdom, and isa siyang British or Englishman. Okay? Ang profession niya, isa siyang mathematician, mechanical engineer, and a philosopher. Known for the father of computer. Yon si Charles Babbage. Okay? So, ang purpose ng invention niya is to mechanize the mathematical calculations instead of manually doing them. So, kung unang panahon kasi, since wala pang computers, and wala namang digital calculator, ang ginagawa nila, syempre manual, sinusulat lang sa papel. So, may naisip siya na bakit hindi tayo gumawa ng machine na kaya niyang mag-calculate ng mas mabilis kaysa abutin tayo ng ilang araw or ilang weeks. So, namatay siya nung age 79 because of a bladder infection nung 1871. Nung unang panahon kasi, wala namang mga gamot, diba, kaagad sa mga sakit-sakit na nga ganyan, infection, cancer, wala kaagad. So, pag nagkasakit ka, since, though matagal naman siya namatay, 79 years old naman siya, bago siya namatay. Okay? So, yun si Charles Babbage. So, ngayon, tignan natin yung difference engine and analytical engine. Ito yung mga kinreate niya. Okay? So, unahin natin yung difference engine. Ito yung unang-unang ginawa niya. Okay, so may kasama siya dito nung ginawa niya ng difference engine mamaya. Next, i-discuss ko kung sino yun. So, a simple mechanical computer. So, ito yung itsura ng difference engine. Ang kaya nitong gawin is can only do one mathematical operation, which is addition. Okay, so ang kaya niyang gawin is mag-add. So, it has a faster speed than the analytical engine. So, mas mabilis daw siya kaysa analytical engine kasi understandable, isa lang yung kaya niyang gawin, which is addition. It is designed in 1820s. So, ito naman yung analytical engine. Yung analytical engine, a general purpose computer siya. Okay? So, bakit natin siya tinawag na general purpose? It can do four mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Okay? So, yung dito, hindi lang natin makita ng malapitan, pero mga numbers yan. Numbers yan, mga nandyan. 1, 2, 3, mga tagtag yan ng numbers. Lahat yan. So, dito yan iniikot. Pag iniikot ng tao, siguro yung tao hanggang dito lang siya. Tapos pag iniikot ng tao yan, gagalaw lahat ng machine. Tapos, meron dito sa dulo, magpiprint out siya ng numbers. Yun. It's slower than the difference engine. Of course, understood. Mas malaki siya, tapos kaya niyang gumawa ng iba't ibang klase ng calculations. Okay? So, sino ba yung kasama ni Charles Babbage sa paggawa nitong mga engine na to? Ito si yung first programmer. Ang pangalan niya is Augusta Ada King, Countess of Lovelace. Ngayon, sa mga libro mababasa niyo or baka sa internet makita niyo, ang pangalan niya is Ada Lovelace. Hindi yun yung totoong pangalan niya. Ang totoong pangalan niya is Augusta Ada King. Okay? Kaya lang siya naging Ada Lovelace kasi yung nickname niya kinuha, and then kinuha yung title niya. Lovelace, yun sa dulo. Countess of Lovelace. Okay? So, from London din siya, United Kingdom, and of course, isa siyang British. So, profession niya, mathematician and writer. Pareha sila ni Charles Babbage. Actually, friends siya ni Charles Babbage.
Okay, known as the first computer programmer. So, sinabi ko nga, kasama ni Charles Babbage si Ada Lovelace sa pag-create ng mga engine niya, analytical engine, and yun. So, ang dinagdag dito ni Ada Lovelace is not yung kung paano i-design or i-design yung machine, but instead, siya yung nakaisip ng algorithm dito or yung mga logic. Okay, kaya siya yung naging computer programmer. Siya yung tinawag na first computer programmer. Worked together with Charles Babbage in the difference engine. Ayun. Actually, ang difference engine is hindi naman nagamit. Pero na ano nila? Na-invent nila pero hindi nagamit or hindi siya natapos. Kasi maaga namatay si Ada Lovelace at the age of 36. Namatay siya because of cancer. So, medyo bata siya nang namatay siya. Pero anyways, ang ginawa ni Charles Babbage, hindi, parang nag-shift na yung isip niya. Hindi niya na tinapos yung difference engine. Nakaisip na naman siya ng bago. Yun yung analytical engine. Na, which is, pinurso niya. So, mas matagal niyang ginawa yun. But, yung analytical engine is, hindi rin natapos. Namatay na siya, and after that, yung device na yon or yung machine na yon is nilagay sa museum. So, I think, siguro mga 20th century, ang ginawa ng mga scientist is parang scientist or mathematician, I don't know, pero parang binuulit nila, tinry nilang paganahin yung analytical engine, and nag-work siya. Okay, so, yung mind ni Ada Lovelace and Charles Babbage on how this machine works is correct. So, tama yung ginawa nila. Hindi lang talaga natapos. Kasi, syempre, dalawa lang naman silang gumagawa nun. Hindi naman, eto, ngayon, nung mga 20th century, pinag-isipan na yan ng mga scientists. And yung mga, yun, mga mechanical engineers kung paano pag-anahin. So, gumana siya. Okay? Hindi lang nila naabutan. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung first generation of computers. Then, after nung ginawa nila Charles Babbage, nagkaroon na ng first generation of computers, pero medyo matagal-tagal. 1904 pa, nag-start. So, tinatawag natin yung first generation of computers as vacuum tubes. So, ito yung tsura ng vacuum tubes. And, makikita nyo dito sa sample ko, IBM. So, si IBM, isa siya sa mga nag-create ng first generation of computers. Isa lang siya kasi meron pang ibang gumawa ng first generation computers. So, ayan yung itsura ng vacuum tubes. So, i-define natin yung vacuum tubes. It is an electronic device that controls the flow of electrons in a vacuum. It is used as a switch, amplifier, or display screen, CRT. Used as on and off switches, vacuum tubes allow the first computers to perform digital computations. So, yung first generation kasi, di ba, manual pa rin naman siya eh. Manual pa rin siyang ginagawa kasi nga, pinupull mo yung lever or pinupush mo yung lever. But here, digital computations. Yung computer na talaga yung nagka-calculate. Though, kailangan pa rin ng manual kasi ang itsura niya ganito. So, unang first generation of computers, si ENIAC or Electronic Numerical Integrator, ayan yung itsura niya. So, mga panel yan. Okay? Developed by John Mauchly and J. Presper Eckert of the University of Pennsylvania. Sila yung mga nag-develop. Was completed in 1945. Announced in 1946. Natapos siya noong 1945, pero in-announce lang nila noong 1946. Was the first programmable electronic general purpose digital computer. So, wala pa namang mga computer noon. So, malaking achievement to sa kanila. Was able to solve large class of numerical problems through reprogramming. So, ano ba yung sinasabi nilang reprogramming? Wala naman tayo nakikitang monitor dito, di ba? Paano sila nagpo-program? So, ang pagpo-program kasi nila dito, iba. So, ang ginagawa nila dito, nililipat nila
nililipat-lipat nila yung mga cables and pinipihit nila to. Yun yung programming nila noong unang panahon. And may sinusunod silang papel. Actually, yung program, nakasulat na siya sa papel and then tinatranslate ng nila dito sa ENIAC. Diba? By turning these mga ito. Yan. So, papansin nyo, parang puro babae, diba? So, kasi ang mga babae noon, mas, ang gagawin lang naman nila dito is magpihit or maglipat ng cables. So, okay nang maging work ng girl, ng mga babae yun, diba? Pero pag lalaki, they mostly work in the technical side. And medyo kapag ito, talagang pinag-aaralan pa. Kasi hindi lahat is marunong dito, okay? Ginawa siya, yung ENIAC, ginawa siya dahil they need to calculate artillery firing tables for the United States Army Ballistic Research Laboratory. So, actually, ang purpose nito is not for the general public. Ang purpose talaga nito is para sa US Army. Kasi may mga research silang ginagawa doon sa laboratory nila about the calculating of artillery, yung mga ano nila, weapons, no? So, dati, kung yung calculating of artillery nila would take hours, siguro mga, parang yung nabasa ko is parang 12 hours to calculate one, dito, pag ginawa na nila sa ENIAC, it will take them 30 seconds. Kaya, nilagay ko dito 30 seconds para hindi ko makalimutan. So, yun. Okay? So, ito yung part. Ito yung part ng ENIAC. Kasi sinabi ko, di ba, 40 panels. 40 panels siya, and then, mabigat siya, weighs 30 tons. Mabigat siya. Kung lahat yung 40 panels na yun, pinagsama-sama mo, 30 tons. Has 40 panels and 18,000 vacuum tubes. So, sa loob niyan, meron niyang vacuum tubes. Okay? 18,000. Some parts are left at the University of Pennsylvania and some other computer museums. So, nahati-hati na siya. Yung ibang part, nasa Pennsylvania, University of Pennsylvania, the other parts, nasa ibang museums. Stop operation in 1955. So, ano yun, 1946, then 1955. So, almost 9 to 10 years lang siya ginamit. Okay, so next, ang sumunod naman, isa pang example ng first generation is si UNIVAC. Si UNIVAC or Universal Automatic Computer. So, ito yung itsura niya. So, medyo lumiit na siya. Pero, hindi lang ito siya. Ito rin, kasama to. Kasama pa rin yung mga yan. Yung mga panels na yan. Ginagamit pa rin yan. So, medyo lumiit lang yung user access. Diba? So, yan. Ito yung itsura niya. So, first release in 1951. So, ang nag-develop nito actually, yung nag-develop din ng ENIAC. Pero nagkaroon na sila ng company, which is Eckert-Mauchly Computer Corporation. So, naging partner na sila and nag-create sila ng company. Yun yung pangalan. So, yung next na ginawa nila is si UNIVAC. Was designed as a commercial data processing computer intended to replace the punch card accounting machines of the day. So, ito, medyo ano na to. Ginagamit na siya sa commercial use or para sa mga business. Para mapalitan yung mga punch card ng accounting. So, siguro dati ibang machine yung ginagamit nila para sa pagka-calculate. Okay? So, yun yung dalawang first generation, si ENIAC and si UNIVAC. So, yung inventor nito is parehas lang. Okay? Nagkaroon lang ng company si Eckert and Mauchly nung sa UNIVAC na. So, next is the second generation of computers. Lumabas to 1950s. So, ito yung example. Yung second generation of computers, a transistor computer, now often called as a second generation computer, is a computer which uses discrete transistors instead of vacuum tubes. So, kaya siya sinabing second generation kasi iba na yung ginagamit, which is transistors na. Okay? So, ito yung itsura ng transistor sa taas. Pero maraming transistor yan sa loob. Sobrang daming transistors.
first released in 1953. So it uses discrete transistors instead of vacuum tubes, use the first operating system, and use the assembly language. Okay, so ito, medyo may ano na raw siya. Operating system, and ang operating system niya is using the assembly language. So yung assembly language parang programming language, pero siya yung unang-una. Developers were IBM and the Digital Equipment Corporation or DEC. Okay? So si UNIVAC actually nag-create din siya ng second generation computer. Ang tinawag niya dito is UNIVAC 1108. So ito yung itsura niya. Wala akong makita kasing ibang picture na mas ano eh. Yung iba kasi ang liit, tapos yung iba malabo. So anyway, si IBM naman nag-create din siya ng sarili niya, si IBM 1620. Ito yung itsura. Diba? So may typewriter pa din dito. So yan siya. May mga transistors dyan sa ilalim. So next, meron naman tayong third generation of computers noong 1965. So ito medyo familiar na tayo ng konti. So medyo alam niya na to. Pero hindi ko alam kung naabutan niya to. 1965, malamang hindi. Third generation of computers, invented by Jack Kilby in the 1960s. Use of integrated circuits in place of transistors. So kaya naging third generation na ulit kasi iba na naman yung ginamit, which is ICs or integrated circuits. An IC consists of many transistors, resistors, and capacitors. Mga nakikita nyo dyan. Yeah, transistors, capacitors, diba? Fortran, COBOL, and Pascal was used as a programming language. So, yung mga nakikita nyo before na black screen, tapos green text, yun yung mga Fortran, COBOL, and Pascal. So, hindi pa user-friendly gumamit ng computer noon kasi kailangan marunong ka mag-program. Okay? So, next is yung fourth generation of computers noong 1971. Okay? Sorry. Invented in the 1970s. Uses microprocessors and VLSI or very large scale integration. Uses C and C++ as programming language. Can process large amounts of data in seconds. So ito, gumagamit na siya ng high level programming language or object-oriented programming, which is C and C++. So yun. So medyo parang pwede na siya, ginagamit na siya sa office. Unix was the first operating system used in the fourth generation of computers. Yung operating system niya pa noon is Unix. Wala pang Windows nito. So ito na, fifth generation. Ito na yung last. Ito yung generation ngayon. Okay? Yung fifth generation of computers noong 1982. So ngayon, as I've said, ngayon nasa fifth generation na tayo. So lahat ng device natin dito ngayon is fifth generation. Was begun by Japan Ministry of International Trade and Industry in 1982. Actually, si Japan yung unang nakaisip na mag-create ng another generation. VLSI technology became ULSI or Ultra Large Scale Integration technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components. All the high-level languages like C, C++, Java, .NET, etc. are used in this generation. So ngayon, marami na tayong programming language. So more user-friendly interfaces with multimedia features, di ba? So ngayon, madali na lang gumamit ng computer unlike previous generations. Kailangan programmer ka or magaling ka sa computer. Okay? And may multimedia features kaya nakakanood na tayo, nakarinig na tayo ng music, etc. Dati kasi wala. Pure text, di ba? Availability of very powerful and compact computers at cheaper rates. So ngayon, affordable na siya and kaya na siyang bilhin ng kahit na sino. Kasi unlike before, ginagamit lang yung mga ibang generation for business processes. And sobrang mahal niya. I think
hindi ko pala na-add is yung unang first generation of computers cost $500,000 or pag kinonvert mo siya nung unang panahon daw is around $7 million. So ngayon, hindi mo na kailangan bumili ng $7 million na computer. So yun yung brief history of computers and generations. Sana nagustuhan nyo ang aking video. And sa susunod ulit, guys. See you again next time. Bye!